Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Pasintabi po, Igan, natagpuan ang bangkay ng isang hindi pa nakikilalang lalaki na palutang-lutang sa isang creek sa Quezon City. Nahirapan pa mga taga-barangay na iahon ang katawan dahil sa bilis ng agos ng tubig. May unang balita, si James Agustin. Iginagulat ng mga residente ng barangay Balinga sa Quezon City na makitang may inaanod na bangkay ng lalaki sa isang creek kahapon. Agad daw itong nai-report sa barangay na ilang beses na sinubukang iahon ng bangkay. Masyadong mabilis yung current at malaking tao, diba, no? So may ginamit silang mahabang kahoy doon, no? Na tinry nila i-retrieve to para ma-stop yung kaso sa lakas ng current talaga. Hindi talaga kaya, tsaka from sa taas eh. So diba, medyo mahina yung puyersa. Dahil inaanod ang bangkay, humingi na sila ng tulong sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office hanggang maiahon ng bangkay sa bahagi na ng barangay Masambong. Nakasuot ang gray na t-shirt at itim na shorts ang lalaki na 5'6 ang taas at sa pakitaya ng mga otoridad, nasa 30-35 taong gulang. Ayon sa QCPDC-IDU, maliban sa mga gasgas sa katawan, walang ibang sugat ang biktima. Inalam pa raw nila ang posibleng sanhi ng pagkamatay nito. Wala rin nakuha ang pagkakakilanlan sa lalaki. Magyang mga kalapit na barangay, hindi siya kakilala. Wala namang kaming missing person, no? So baka hindi din talaga taga sa amin. Yung aming ilog, no? Ano yan eh, from Valenzuela, Balintawak, tapos yan Araneta Avenue going to San Juan eh. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.